Sige, mauna ka na sa kotse. Ay, ma'am? Aba! Ang aaga yata ninyo para bukas. Pasensya na po kayo, ma'am, kasi may emergency. Talagang nakakahawa yung Josephine na yan, ha? Wala na ba talaga kayong maisip na ibang excuse kung hindi ang emergency? Sige, sige. Alam mo, gabi na, ayokong ma-stress, may date pa. Ma'am, magpapaalam po sana ako na hindi po ako papasok bukas, pati si Aning, kung okay lang po sa inyo. Sige! Gawin na ninyong lahat kung anong gusto ninyong gawin. Pumasok kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, pwede din. Eh, tau-tauhan lang naman ako dito, hindi ba? Sino ba naman ako sa opisinang to? Ako lang naman ang may-ari! Anak. Hindi ka maniniwala kung anong nangyari sa akin ngayon. Ako din. Pumasok ako sa pinagtatrabahuhan ni Josephine. At nakapasa ako doon. Ano? Hindi ba delikado yon? Eh, kilala ka na nila. Sa tingin mo, ina, ay mangangahas si Josephine na magpalit ng ano doon? Hindi niya gagawin yon. Hindi niya ibubuko ang sarili niya. Kaya gagawin kong miserable ang buhay niya nang malaman niya na kahit saan siya magpunta ay nakasunod ako sa kanya. Hindi ko alam kung tama ang ginawa mo. Ako nga akala ko wala nang mintis eh. Pero muntik nang sumabit. Bakit? Hindi sila naniniwalang ikaw si Sinukuan? Naniwala. Ako ang nagulat dahil hindi ko alam tatlo pala si Sinukuan. Oo nga. Parang nakita ko nga yung isang Sinukuan kanina eh. Si Sinyang. Muntik na nga ako mabuko, akala ko ikaw yun. Pero paano nangyari yun, ina? Naaalala ko nung huli kami magtuos ni Sinukuan. May nakuha siyang kapangyarihan sa akin. Ang kapangyarihan kong dumarami. At sa pulong ni Amang Suga, nakatakas siya. Kaya ikaw ang mag-iingat. Diyan sa pinasukan mo, diyan nagtatrabaho ang tatlong Sinukuan. Pero huwag kang mag-alala, ina. Malulusutan natin to. Ngayon pa, na parang ayaw na ni Josephine na maging takda. Talaga? Oo. At sisiguraduhin kong walang mangingialam ng mga alipores niya kapag nakuha ko ang tiara, tapos ang takda. Kulas! Kulas! Buti na lang bumalik ka. Akala ko pati ikaw susuko na kay Josephine eh. Dapat. Hindi ako pinayagan ni Tandang Minele. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ko na hindi pa tapos ang lahat. Ako mismo, hanapin ko si Mio Matuling para na mapapatunayan ko kay Josephine na talagang may kabutihang dala ang mga kapangyarihan ito. Bakos, may mga tungkulin tayong dapat gampanan. Kahit pa nahihirapan tayo. Alam ko, kaya nga paglaki ko, gusto ko maging katulad mo. Ako ba Bakos niloloko mo? Sabihin mo lang. Hindi ah, pero kailangan na kasing madaliin natin ang pagdala kay Josephine sa kabanwa. Bakos, alam mo ang sitwasyon. Hindi siya sasama sa atin at di niya alam kung ano nangyayari sa magulang niya. Kung nasaan sila, kung buhay pa sila. Eh kung nga, kidnapin natin si Josephine tsaka natin dali sa kabanwa. Eh, madali na yun kasi hindi na rin siya gagamit na kapangyarihan niya eh. Tingin mo gagawin ko yun. Tatay kanina. Kung san-san na ako nagtatanong. Bakos, parang gusto ko na lang sumama sa inyo bukas sa paghahanap. Baka sakaling makita natin. Eh, walang kasiguraduhan ang lakad ko. Eh, mabuti pa kung ako sa'yo, dito ka na lang. Para kung meron man dumating na panganib, eh, at least para alam namin kung saan ka pupuntahan. Eh, wala na siguro gugulo sa akin. Ngayon na hindi ko natatanggapin ang pagiging takda. Wala. Emotional ka pa ngayon. Pero kapag hindi na, eh, alam mong nasa akin lang ang tiara. Bakos, wala na sa akin ang tiara. What? Bakos, ang tiara na yan ang dahilan ng mga problema ko. Kaya minabuti ko na lang itapon.
para wala ng away-away at para maging tahimik at maayos na at normal yung buhay ko. Oh, my bad, Hannah. What happened? Sira-sira ang ulo at buhay ko kahanap sa tiyarang yan. Tapos malalaman ko, tinapon niya lang. Hindi pwedeng mangyari to. Paano kung makita ng isang kasamyan yun? Umadampot lang ng kung sino-sino. Baka naman nasa bahay lang nila. Baka sinabi lang niya sa kambing para tigilan na siya. Huwag ka muna magpanik, ina. Halughugin mo yung bahay nila. Hindi kaya sila magduda kung gagawin ko yun? Hindi naman siguro. Mag-akyat bahay ka. Kung sa bagay, sa araw, wala ang magkapatid doon. Nasa eskwela ang matabang bata. At ang takda, naghahanap sa kanyang mga magulang.